kapalaluan at kabobohan pag pinagsama mo yung dalawang yan. Pag sinabi kasing kapalaluan, iwanagin ko sa mga bagay-bagay na yan, ano? Carelessness yon. Carelessness. Pag sinabing kabobohan o kaignorantihan, ang ibig sabihin nun ay walang alam. Okay, ano yung topic ko sa araw na to? Kasi napakadaming lumalapit sa ating tao. At naawa ako sa mga taong ito dahil sila mismo ang naglalagay sa ating pamilya o sa sariling pamilya nila ng problema. Carelessness plus ignorance equal. Related ito sa inheritance. Ang inheritance ho ay isang proyekto po ng hindi proyekto ng ating gobyerno, proyekto ko po ito. At ang sinasabi ko ho rito ay pwede niyo hong kontakin itong si Gia para matulungan ho kayo sa inyong tax problem related po sa mga mana po ninyo sa inyong mga magulang o mga lolo at lola na mga real property. Hanggang June 2023 na lang po yung inyong pagkakataon para ho kayo ay makapag-claim ng inyong property. Hindi pa ho inyo yung property ninyo as we speak now because yan po ay pag-aari kasama ho sa mga mag-i-inherit ng inyong property. Yan po, tawagan nyo yan, ay ang Bureau of Internal Revenue. Isa ho yan sa mag-i-inherit. Kaya mag-isip-isip ho kayo kung hindi ho ninyo a-actionan ho yung property nyo. Eh definitely, mapupunta ho yan sa Bureau of Internal Revenue. And alam nyo, may mga kwento na dapat kayong malaman. At isa sa mga mabisang paraan para maintindihan nyo kung nasaan ho yung property nyo ngayon ay sa pamamagitan ng kwento. At wag na wag po ninyo sanang kalimutan na i-click yung like button sa ating Tax Specialista YouTube channel at sa ating Kataxpayer fan page o Facebook account. Please, pakiclick lang ho ninyo. Ang objective ko, bakit ko kayo pinakiclick para ito hong videong ito ay ma-reach out natin yung mas maraming kababayan natin na sobrang careless, sobrang ignorante sa batas, na at the end of the day, yung pagiging carelessness nila at pagiging ignorante nila sa batas ay nagiging dahilan para humawala sa kanila yung mga real properties. Meron ho tayo na balitaan, dyan ho sa bandang Bataan, 100 hectares ang nawala doon sa pamilya because of carelessness and ignorance. O sabi ko nga sa inyo, turuan ko ho kayo ano ang dapat nyong gawin para ho hindi ito mapunta sa inyo. So may mga lumalapit po sa ating mga may-ari ng lupain nagre-reklamo ho. Ano reklamo? Hindi reklamo tungkol sa tax eh. Ang reklamo agawan, nakawan ng property ng mga yumao nilang minamahal. Yun ho ang problema eh. Kapag meron hong property na naiwan, yun, ang property na naiwan, kadalasan lupain, o may mga building, o mga taniman, lalo na dyan sa probinsya, o mga kaprobinsya natin dyan ka-taxpayer, ito pong videong ito para ho sa inyo. Hindi ho problema ang pagbabayad ng buwis. Ang nakikita ko, ang problema kayo. Nag-aaway-away ang mga may-ari ng pamilya. So ito ho ay kwento at sana yung involved dito marinig itong ating sinasabi. So si Tatang A at si Tatang B magkapatid. So patay na si Tatang A at si Tatang B. Tatanda na eh. 80 plus, mga 90 plus years old na sila eh. Patay na. So yung magkapatid na si Tatang A at si Tatang B may-ari ng lupain. So, naunang namatay si Tatang A. So, naipamana yan sa mga anak at maraming anak siya.
So, may may-ari ngayon yung mga anak ni Tatang A at si Tatang B. Of course, si Tatang B may mga anak din. So, nung namatay si Tatang B, ang may may-ari na ay yung anak ni Tatang A at anak ni Tatang B. Hindi magkasundo yung anak ni Tatang A at ni Tatang B. Of course, si Tatang B may sarili siyang property na hindi kasama si Tatang A. Ayan. So, ito ang problem. Sabi ng mga anak ni Tatang B, wag na nating problemahin yung mga property na naiwan ng tatay natin na ang magkasamang may-ari ay si Tatang A at si Tatang B. Ibig sabihin, co-owner sila nung malaking tract of land. Ayaw na natin, pakialaman niya, kasi yung mga pinsan natin, matitigas ang ulo eh. Ayaw makipag-cooperate. So, ang ginawa nila is gumawa tayo ng tax amnesty application na ina-amnesty natin lahat lang ng property ni Tatang B. Ang tanong, tama ba yung gagawin nung mga anak ni Tatang B at hindi nila isasama yung property nila na property ni Tatang B doon sa co-ownership niya sa Tatang A? Ganito po kasi yan. Pag ganito ho ang pangyayari, meron kayong mga kamag-anak na kasama ho ninyo sa inyong claim ng property ng mga magulang ninyo o mga lola nyo. Magkakasala ho kayo sa batas kapag hindi nyo sinama doon ho sa inyong exclusive property ni Tatang B. Ang tawag ho doon is failure to supply correct and accurate information. Kayo hong mga anak ni Tatang B, lalong-lalo na ho, mag-iingat kung sino man ho yung magiging administrator nito. Pwede ho kayong kasuhan ng BIR under Section 250 ng Tax Code, penalized under Section 255 or 264 ng Tax Code. Anong ibig sabihin yun? Tax evasion. Nung nag-file kayo ng tax amnesty return, ang sinama nyo lang yung property ni Tatang B na exclusive. Dapat din isasama nyo yung property ni Tatang B na co-owner siya. At kasama ho yung property ng Tatang A. Pag ganun ho, kung ayaw nyo isama talaga, ang solution ho dyan, mag-execute kayo ng renunciation. Okay? Or donation. Nasa sa inyo ho yun, na hindi nyo na kukunin yung share ng pamilya ninyo ni Tatang B doon sa share sa joint venture co-ownership ni Tatang A. Okay? Pero wag na wag ho kayong magpa-file ng incorrect and inaccurate tax amnesty return para sa estate tax na Tatang B. Or hindi kayo kikibo tungkol dyan. Once na malaman ng BIR yan, pwede hong i-recall yung tax amnesty nyo kasi meron kayong misrepresentation. It's unlawful. Carelessness yan eh. Under the carelessness and ignorance. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi pwede ho na i-waive nyo yung right nyo na hindi properly documented. Ibig ko sabihin, kung i-waive nyo, ayaw nyo na yung property ng tatay ninyo, ni Tatang B, na nandoon kasama ang pangalan ni Tatang A, dahil nag-aaway nga kayong magpipipinsan, eh ilagay ninyo into writing na wini-waive nyo na yung right nyo yun. So that, wala kayong babayarang, wala kayong criminal liability. Alam ninyo, as a tax specialista, ang una kong, hindi ito maintindihan ng mga taxpayer eh. Ang unang-una nating dapat tanggalin sa problema, yung criminal liability. Kasi yung pambayad ng tax, madali yan. Pwede kang magbayad ng lupa eh, kung wala ka talagang pera. Pwede mo nga patulungin sa yun yung BIR para magkaroon ka ng pera eh, sa pamamagitan ng lupa eh. Pwedeng dasyon in pago. Okay, pwedeng portion ng lupa pa-bid mo
kasama ang BIR. Kasi pag namatay ho ang isang tao at marami siyang property, kasama ho sa mga heirs or beneficiary ang Republic of the Philippines through the Bureau of Internal Revenue. So hindi po natin pwedeng alisin 'yan kasi that is a legal right. Corporate right, sabi nga nung iba ng BIR. So kung nag-iisip ka na hindi mo i-declare yung mga property na alam mo na sa inyo from the very beginning, nagkakasala po kayo sa batas. Kung meron pa ho kayong problema tungkol ho sa pinag-uusapan ho natin, pwede nyo ho akong kontakin dahil ito po yung aking pinagkakatiwalaan pagtungkol ho sa inheritax. Tawagan nyo po siya. At meron, pag less than 19 minutes ho yung inyong consultation, eh libre ho yun. Sabihin nyo sa kanya. Sabi ni Mr. Maestro, 19 minutes libre. Pero pag sumobra na ho kayo ng 19 minutes, eh magbabayad ho kayo ng professional fee. Ah? Maliwanag ho yan sinasabi ko sa inyo. At ito hong offer kong ito, hindi lang ho pang tax amnesty. Hanggat meron ho kayong lupain na kailangang i-transfer, pwede ho nating pag-usapan, baka pwede ho nating makahanap tayo ng solusyon dun ho sa hindi nyo kayang pagbabayad ng buwis. Pwede ho tayong maghanap ng solusyon, mag-isip dyan. Marami ho tayong pwedeng lapitan, pwedeng gawin. Pero yung pagbabayad ng buwis, simple lang ho ang dapat natin gawin. Magbayad ng buwis on time and accurately. So with that, mga ka-taxpayer ko mahal, huwag ninyong kalimutang mag-click. At sa mga nag-click na, marami pong salamat. Nag-click ng like button ha. At meron po tayong mga previous videos tungkol ho sa inheritax o inheritance, yung mga nagmana po ng lupa, para ho dun sa may mga problema sa deficiency taxes. Ah, ino-audit kayo ng BIR through letter of authority. Pwede nyo rin ho akong kontakin kasi andyan dyan ho sa ating, ayan, nandito yung mga contact details ko. Okay, with that, peace and happiness be with you for life. See you in the next video.